Piso mo, palaguin mo. You're still watching Pisobilities at sa pagpapatuloy ng ating talakayan tungkol sa investments. Ano ba ang ideal investment for kids? We strongly suggest get them into serious investments right away. Ang pinaka-strong suggestion namin dyan, pooled funds tulad ng mutual funds or yung produkto ng mga bangko, UITF, Unit Investment Trust Funds. Ano ba itong klase ng investment na ito na tinawag nating pooled funds na merong mutual funds or UITFs? Ito yung pera ng isang investor binabakas-bakas or pulled together at merong fund manager or trust officer, trust department ng bangko na sila ang in charge magpalago ng inyong pera. A fund manager invests the money in various investments like the stock market or bonds, buy and lend type of investments. Ang kagandahan dito, they are very affordable. Small amount to start with. For mutual funds, meron mga mutual funds that you can start at 5,000 pesos. If you want to make additional, 1,000 pesos. Yung mga UITFs, mga ganun din ang mga starting, pero yung karamihan nag-uumpisa sa 10,000 pesos. Paalala, kapag mutual funds or UITFs, long term, 3 years, 5 years pataas. Kaya bagay na bagay sa ating mga anak, sa mga bata, because they have the time working for them. What are the kinds of mutual funds or UITFs? Ulitin ko, ang UITFs, mga makukuha yan sa mga bangko. Mutual funds from investment companies or investment houses. Both mutual funds and UITFs may tatlong klase. Equity fund, balance fund, and bond fund. Ano ang pinagkaiba? Ang equity fund, yung perang binakas-bakas, yung fund manager or trust officer, ini-invest sa stock market. Yung fixed or bond fund, yung 90% ng perang nagbakas-bakas, pinapautang sa government securities or sa mga pribadong kumpanya. Balance fund, as the term connotes, kalahati sa stock market, kalahati pinapautang sa mga government security, government paper, or corporate bonds. It is important, nabanggit ko na kanina, na may purpose, target, and timeline. Dahil ang totoong investment, naglabas ka ng pera, dapat ma-enjoy mo yung pagbalik ng inyong investment. Enjoy the full cycle or full circle of investing. Dahil kapag naglabas ka pa lang ng pera, placement pa lang ang nilagay mo, hindi pa complete yung investment. So, what is a good investment strategy to use? Lalo na ng mga ating mga anak at baka kayo, mga parents or adults, can also use. Maraming investment strategies that you can employ when you invest in a pooled fund. Ano-ano yung mga investment strategies na yon? Nandoon, syempre, yung walang kamatayang do not put all your eggs in one basket. And then, there is the absolute amount strategy. Meaning, kapag naglalabas ka ng pera, nakakuha mo na yung target amount mo, pull out mo na. Whether the timeline has been met or mas maaga pa or medyo tumagal. Meron din noong absolute return strategy. Kapag nakuha mo na yung investment target rate mo, halimbawa 10% o 15% a year ang target mo, ika-8 month pa lang, nakuha mo na yung 15% na target mo, pull out mo na. Every time you hit the return or the rate of return na inaasam mo sa iyong investment. Nandiyan din yung investment strategy na cost averaging na regular kang nag-iipon. For me, ang magandang ma-appreciate kagad ng mga bata, yung absolute return strategy. Kung meron silang nalikom na pera, naipon, set a target earning rate. Halimbawa, 20%. At every time tumama o it hits and grows 20% or more, then you give the permission to your child to withdraw or redeem his or her investment. Kayo rin, mga adults, you should have a target earning rate. Now, kapag nag-i-invest, tanggapin nyo na that you have to work with time. Hindi pwedeng kumita ng 20% lagi, all in one week, in one day, or even in a year. Katulad ng gusto nating maturo o lagi na ituturo ng investments sa mga kabataan, that is to work and have patience.
Okay? Parang yung doon sa mga anak ko. Yung mga bata, meron silang mga investable funds. They have identified kung para saan yung pondo na yon. Ito ba ay para sa kanilang gadgets? Ito ba ay para sa kanilang mga apparel? Or sa kanilang mga gimmick? Yung mga nalikom nila na pera, through the years, ilalagay nila sa mutual fund. Okay? Sa mutual fund. Pag meron silang target earning rate, let's say 50%, at tinitingnan nila every 3 years, sana, and they are expecting na tumaas ng 50% in 3 years, once it hits 50%, they pull out. They buy the gadget, they buy the apparel, or they go into that gimmick. Remember, sabi ko kanina, make your money grow or earn, and the earnings or the growth, yun ang gasto sa inyo. Lalo na sa inyong mga wants or mga luho. How to get started in a mutual fund? Well, you have to visit the mutual fund company. How to get started with a UITF investment account? You have to visit the bank. Okay? You have to visit the bank para to open an investment account, not just a savings account. Ang kagandahan sa mutual funds, even in UITFs, you can monitor it. Now, another virtue has been taught or will be taught to your child. He will get to monitor and hopefully he gets excited. Lalo na kapag lumalago, tumataas ang halaga ng kanyang investments. Now your child checks the internet, not just because of Facebook or a computer game, but because he or she will check and is very interested with the performance of his or her investment. So these 5 activities, it need not be boring. It not be dictated. It can also be something rewarding or something exciting. Earning, planning, saving, spending, and investing. It's never too early, never too late. Get your kids into that last activity, equally important, activity of investing. And for all you know, kung gaano kahirap ma-encourage silang magtipid at mag-ipon, baka pag na-appreciate nila ang investing, almost automatic na na sila ay mag-iipon or magtitipid. There are no easy things or a miracle pill para yung mga anak natin ay matuto kagad doon sa 5 activities of managing personal finances. It will all be upon you, the parent, helping, guiding them, and being a good role model para sa mga bata na gagayahin nila kung kayo sinusunod nyo yung 5 activities. Katulad ng lagi natin paalala, kailangan ilista ang mga gastusin. Kayo mga magulang, pakita nyo na kayo masino. And you will see that your child also, lalo na with all the gadgets and apps na pwede nilang magamit, madali na ang mag-monitor. And it's an enjoyable activity, not a task, a tedious task for them to do. Remember, investing, you have to reap the benefits. Okay? So, hindi yan kailangan lagi at age 60, 65 pag retirement na sakala makukuha yung fruits of your investment. Have winning experiences every 2 years, every 3 years, every 5 years, every so often. Kailangan maramdaman ng tao. Miski na kayong mga adult, syempre gusto nyo maranasan, malasahan yung fruits ng inyong endeavor. Okay? So, sa mga susunod na episode, marami pa ho tayong i-discuss. Again, we'll revolve and remind you about those 5 activities of managing personal finances. When we return, it's Mr. Colaico's recap. Walang iwanan, mga kaibigan. Keep it here on Pisobilities. Piso mo, palaguin mo. We're back. And as promised, here's a recap of our very interesting topic about investing for kids. Sa totoo lang ho, investing provides so many benefits to our children. Una-una, it introduces them to a smarter way to achieve their future goals and teaches them, lalo na, napaka-importante ito, natututo sila maging patient, huwag nagmamadali. Higit silang nagkakaroon ng appreciation ng pag-iimpok ng salapi. At a young age, they will learn, they learn that money should not be wasted. And that savings coupled with investing ginagarantee a better future for them. Lalo na collective investing, pooled funds like mutual funds and unit investment trust funds are ideal tools for our children. Lalo na, sabi nga natin, there are many ways on how our kids can utilize mutual funds. Pwedeng paghandaan nila yan para sa kanilang education, pambili ng kanilang
umbrelo pag bakasyon nila in the future. Remember, our strategies so we can guide our children better when it comes to investing. Unang-una dyan, yung tinatawag nating absolute amount strategy, which means nag-i-invest ka, mag-i-impo ka, palalaguin mo until you achieve your desired amount. Kailangan mo na 100,000, pag nakuha mo na, labas na. Another way is yung absolute return. Meron kang tina-target na percentage return every year. Every time you hit that, lalabas mo na yung mga na-invest mo, lalo na yung sobra dun sa tinarget mong return. Ultimately, investing helps our kids enjoy and achieve their goals easier. Sa mga nakaraang episodes, iminulat natin sa ating mga anak ang kahalagahan ng pagkakaroon, pangangalaga, at pagpapalago ng kanilang naipong salapi. Ngunit, may isa pang bagay tungkol sa salapi na dapat din nating imulat sa ating mga anak, ang pagbabahagi nito. Sa susunod na linggo, pag-uusapan natin kung paano ituturo sa ating mga anak ang tamang pamamahagi ng kanilang pera, lalo na sa isang partikular na layunin. Again, it's another informative discussion for both parents and children. Be sure not to miss our episode next week. Well, that wraps up our episode this week. Till next week, samahan niyo kaming muli para sa isa na namang edisyon ng Pisobilities, ang inyong gabay sa buhay pinansyal. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Francisco Colaico. Laging nagpapaalala, ang pisong pinaghirapan mo, palaguin mo! Walang mangyayari kung manonood ka lang. Tawag ka o text mo kami o i-click mo ito.